am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. Weather headlines, weather forecast. Ang shoreline ang naugnay sa lagay ng panahon sa Kanlurang Pasipiko. In local news, sunog sa barangay Patag, 6 milyong peso pinsala, 25 pamilya apektado. 17 anyos na nakabangga patay sa agri-engineer di custodias ng DSWD. BSP-JSP members at mentors nasangkot sa disgrasya sa truck. Barangay Kapitan sa Hugh City napatay sa suba sa Miss Or. For the National News, 5 araw para tumugon, DOJ mag-issue ng subpoena kay VP Sara Duterte ukol sa plot laban kay Marcos Jr. And international, magpapatupad ang Australia ng pagbabawal sa paggamit ng social media para sa mga bata. At para sa entertainment, magpasalamat si na Kathleen at Alvin ng malampasan ang Hello Love Again ng 1 billion na kita sa takilya. Para sa sports, Dilas, Pilipinas, laging may puso, ngayon may lakas at laki para suportahan ang tagumpay. International feature, prosecutor, ang pagsubok sa kasong rape sa Pransya dapat magdulot ng pagbabago sa ugnayan ng mga lalaki at babae. National feature, Jinggoy Estrada, nananawagan ng pagkakaisa, ipinanumawagan ang pag-iwas sa isa pang people power revolution. For trivia, tagal ng buhay ng paru-paro, maikli ngunit maiangkop. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning, Philippines! Magandang umaga, Luzon at maayong adlaw, Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Huwebes, Nobyembre 28, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. At para sa local news, sunog sa barangay Patag, 6 milyong piso pinsala, 25 kapamilya apektado. Umabot sa 6 milyong piso ng halaga ng pinsala sa naganap na sunog sa Zone 3 Barangay Patag ng Lungsod. 5 bahay ang natupok habang isa ang bahagyang nasira na nakaapekto sa humigit kumulang 25 na pamilya. Pinaniniwalang nagsimula ang sunog sa bahay ni si Celia Bulyosos ayon kay City Fire District Operation Chief Fire Senior Inspector Kyle Bryan Lawson. Posibleng electrical
ang sanhilang sunog, ngunit patuloy pa rin ang masusing investigasyon upang matukoy ang eksaktong dahilan. Itinaas ang alaman ng sunog sa fourth alarm status kaya't kinakailangan ang karagdagang pwesa upang maapula ito. Ayon sa mga residente, mabilis kumalat ang apoy dahil sa gawa ng kahoy ang karamihan ng mga bahay at nagkaroon ng kakulangan ng tubig sa ilang lugar. Nanguna ang Bureau of Fire Protection of BFP at mga barangay tanod sa pagsisikap na mapula ang apoy at maprotektahan ang iba pang bahay na posibleng maaapektuhan. Ang mga apektadong pamilya ay pansamantalang nananatili sa evacuation center habang naghihintay ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Nagsimula na rin ang relief efforts para sa mga biktima kabilang na ang pagbibigay ng pagkain, tubig at pansamantalang tirahan. Samantala, umaasa ang iba pang biktima sa karagdagang suporta upang makapagpatuloy sa kanilang pamumuhay. Nagpaalala rin ang BFP sa publiko na mag-ingat sa paggamit ng kuryente at tiyaking maayos ang mga linya upang maiwasan ang ganitong insidente. 17 anyos na nakabangga patay sa agri-engineer di Custodia ng DSWD. Update, Cagayan de Oro City. Panandali ang kinuha ng DSWD-10 ang kustodiya ng isang 17 taong gulang na binatilyo na responsable sa pagkamatay ng 67 anyos na babae matapos maganap ang isang malupit na banggaan sa diversion road sa Barao Pool, Misamis Oriental noong nakaraang linggo. Ito ay kasunod ng impormasyon mula sa prosekusyon na ang DSWD lamang ang unang hawak sa suspect habang wala pang kasong isinasampal laban dito. Kumpara sa pananatili ng kustodiya ng pulisya, ayon sa investigator ng Opal Police Station na si Police Staff Sergeant Daryl Karimilan, nakatakbang sana ng kasuhan ng suspect ng tatlong kasong kriminal dahil sa pagkamatay ng biktima si Emeline Pagaling at pagkakasugat ng anim pang kasamahan nito. Ang mga biktima na sakay ng Ford Expedition ay nabangga ng suspect na nagmamaniho ng Ford Everest dahil sa bilis ng takbo nito noong nakaraang linggo. BSP-JSP members at mentors na sangkot sa disgrasya ng truck. Cagayan de Oro City, ligtas sa mga guro at mga estudyante na saksi sa aksidente ng truck sa barangay Sibantang, Talisayan, Misamis Oriental. Ayon sa impormasyon mula kay Misamis Oriental Police Provincial Director Colonel Wilbur Salagoste mula sa Talisayan Municipal Police Station, papunta sa Jamboree ang mga biktima nang mawala ng kontrol ang forward truck na nagresulta sa aksidente. Ang mga biktima ay mula sa elementarya, junior at senior high school ng barangay Santa Inés at bahagi ng Girl Scout at Boy Scout member na papunta sana sa kanilang aktibidad nang mangyari ang aksidente. Dali-dali nilang dinala sa hospital ang mga biktima kasama na ang mga nagmamaniho ng truck na sina Consihal Mr. Kabotahe dahil sa mga pasa at pinsala ng kanilang natamo. Gayunpaman, wala namang malubang sugat o pasa ang mga biktima nang natumba ang sasakyan. Ayon sa mga otoridad, karamihan sa kanila ay nakaranas lamang ng mga minor na pasa at kunting pamamaga sa katawan. Ang truck driver na si Consihal Kabotahe ay nagtamo rin ng mga minor na pinsala ngunit mabilis ding nakarecover. Agad namang rumusponde ang mga lokal na otoridad at mga medikal na kupunan upang magbigay ng agarang tulong sa mga biktima. Ang mga apektadong guro at estudyante ay pinayagan na rin makauwi matapos mabigyan ng paunang lunas. Walang nakitang malubhang pinsala at ayon sa mga doktor, malaki ang posibilidad na sila ay makaka-recover ng buo.
Sa kasalukuyan, ang lokal na pamahalaan ay nagsasagawa ng imbestigasyon upang matukoy ang sanhinang aksidente. Kabilang ang mga kondisyon ng kalsada at kondisyon ng truck. Samantala, patuloy na inaalagaan ang mga biktima at pinapalakas ang mga hakbang para sa kaligtasan sa kalsada upang maiwasan ang mga katulad na insidente sa hinaharap. Barangay Kapitan sa Hugo City napatay sa suba sa Misor, Cagayan de Oro City, Philippines. Patay ng ma-rescue ang 62 anyos na lalaki na si Raul Magalian Alerta nang matagpuan siya sa lumulutang sa isang ilog sa Barangay 22, Hinuog City, Misamis Oriental kaninang umaga. Ayon sa mga otoridad, si Alerta ay Barangay Kapitan ng Barangay 24 sa Proxete sa Hinuog City at membro rin ng Knights of Columbus sa lokal na parokya. Inalam pa ang mga pulis ang mga posibleng sanhin ng kanyang kamatayan at wala pang lead ang mga investigador hinggil sa insidente. Sinabi ng mga residente na hindi nila narinig na may anumang hindi kanais-nais na pangyayari bago matuklasan ang katawan ng biktima sa ilog. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang masaliksik ang mga posibleng dahilan sa pagkamatay ni Alerta. May ilang espekulasyon na posibleng nalunod siya ngunit walang pang formal na pahayag mula sa mga otoridad tungkol dito. Weather forecast. Ang shoreline ang nauugnay sa lagay ng panahon sa Kanlurang Pasipiko. Walang banta ng bagyo tropikal sa Kanlurang Pasipiko ngayon, ngunit tatalakayin ko lang ang low winds outlook mamaya. Ang pangunahing salik na lagay ng panahon ay ang shoreline kung saan nagtatagpo ang malamig na hangin mula Hilaga at mas mainit na Easterlies. Hindi ito tunay na cold front ngunit ang salungatan ng hangin ay nagdudulot ng ulap, thunderstorms at malakas na pag-ulan sa hilagang silangang Luzon, particular sa Cagayan. Sa hilaga ng shoreline, may snowfall sa Japan at tuwing panahon sa Okinawa. Habang bagong malamig na hangin ang inasahan sa Martes at Miyerkules, sa tilog magagandang alon ang mararanasan sa silangang baybayin ng Luzon at Batanes dahil sa nanatili ang Easterlies. Sa Pilipinas, mauulap at may panakanakang pag-ulan sa silangang habang maaraw ang Manila at Subic. Long winds model ay nagpapakita ng minimal na posibilidad ng tropical development sa Disyembre na mas mababa pa sa 5%. The National News. 5 araw para tumugon DOJ mag-i-issue ng subpoena kay VP Sara Duterte tungkol sa plot laban kay Marcos Jr. Dumalo si Vice Presidente Sara Duterte sa pagdinig ng komite sa mabuting pamamahala at pampublikong pananagutan sa Batasang Pambansa ng Quezon City noong Nobyembre 25, 2024 na tumatalakay sa PHP 612.5 million gastos sa mga pondo ng OVP at DepEd sa ilalim ng pamumuno ni VP Duterte. Manila, inanunsyo ng Department of Justice o DOJ ng Lomis na mag-i-issue ito ng subpoena laban kay Vice Presidente Sara Duterte kaugnay ng kanyang planong pagpatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinukoy o tinukoy ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa bilang isang matapat na mastermind sa isang plano ng pagpatay laban sa pinakamataas na halal na opisyal ng bansa. Nagsimula na ang National Bureau of Investigation o NBI
na subaybayan ang mga mamamaslang na inaangkin ni Duterte ng kanyang kinukontrata upang patayin si Marcos Jr. ayon sa DOJ Undersecretary Jess Andres at binigyan ni Vice Presidente Duterte ng 5 araw upang magpaliwanag sa mga investigador. Ayon pa kay Andres, magsasagawa ang DOJ ng masusing investigasyon at kung mapatunayang may kinalaman si Vice Presidente Duterte sa nasabing plano, maaaring magkaroon ng legal na aksyon laban sa kanya. Gayon din, ipinaliwanag ni Andres na ang mga dokumento at testimonya mula sa mga saksi ay patuloy na nire-review ng mga ahensya ng gobyerno upang tiyakin ang kredibilidad ng mga aligasyon. Ang mga hakbang ito ay bahagi ng masusing investigasyon na isasagawa upang tiyakin ang katarungan at kapayapaan sa bansa. At para sa international news, magpapatupad ang Australia ng pagbabawas sa paggamit ng social media laban sa mga bata. Nilinaw ni Punong Ministro ng Australia Anthony Albanese noong Lunes, Nobyembre 25 na ang alalahanin tungkol sa privacy hinggil sa iminimungkahing pagbabawal ng gobyerno sa paggamit ng social media ng mga batang wala pang 16 na taong gulang. Ayon sa kanya, kinakailangan tanggalin ng mga kumpanya ang mga personal na datos na ginamit upang tiyakin ang edad na mga gumagamit. Lalo ng Australia na magsasagawa ng pagsubok ng isang sistema ng pag-verify ng edad na maaring magsama ng biometric data o mga opisyal na pagkakailanlan mula sa gobyerno upang ipatupad ang mga age limit sa social media. Isa ito sa mga pinakamahigpit na kontrol na ipinapatupad ng alinmang bansa sa buong mundo. Ang mga batas na ito ay makakaapekto sa mga global at na platform tulad ng Instagram at Facebook ng Meta Platforms, TikTok ng ByteDance, X ni Elon Musk at Snapchat. Ang mga panukala ay nagtatakda ng pinakamataas na limitasyon sa edad na itinatag ng anumang bansa at walang exemption para sa pahintulot na magulang o para sa mga naunang account. Ang mga platform na hindi susunod sa mga batas ay maaaring pagmultahin ng hanggang $32, layunin ng batas na protektahan ang mga minor de edad mula sa masamang nilalaman sa social media at bahagi ito ng mas malawak na pagsisikap ng Australia na tugunan ang lumalalang mga alalamin tungkol sa digital safety ng mga panganib sa kalusugan at kaisipan dulot ng labis na paggamit ng social media. Ang gobyerno ng bansa ay nagsusulong ng tamang balanse sa pagitan ng kaligtasan sa online at ang paggalang sa privacy ng mga gumagamit. Ang mga regulasyon ito, layunin ng Australia na magsilbing global na halimbawa sa kaligtasan sa internet at pamamahala ng social media. Layunin ng Australia na magsilbing global na halimbawa sa kaligtasan sa internet at pamamahala ng social media. And for the entertainment, nagpapasalamat sina Catherine at Alden ng malampasan ng Hello Love Again ang 1 billion nakita sa takilya. Malalim ang pasasalamat ni na Catherine Bernardo at Alden Richard sa kanilang reunion movie Hello Love Again ay naging kauna-unahang pelikulang Pilipino na kumita ng higit 1 billion sa buong mundo. Pagtuntong ng Nobyembre 23, nakapag-gross na ito ng 1.6 billion, isang malaking tagumpay para sa industriya ng pelikulang Pilipino. Sa isang video na ibinahagi ng ABS-CBN Films,
pinabot ng magka-love team ang kanilang pagkabigya at pagpapasalamat sa napakalaking tagumpay ng pelikula. Ayon kay Catherine, hindi namin na-expect na maaabot namin ang milestone na ito habang si Ali naman ay nagpasalamat sa kanila mga fans sa patuloy na suporta. Ang pelikula na tumatalakay sa mga tema ng pag-ibig at mga pagkakataon ng muling pag-ibig ay isang reunion kina Catherine at Alden na dati nang nagkasama sa Billionaire's Girl. Ang Hello Love Again ay pinupuri dahil sa mga tapat na pagganap at nakaka-relate na kwento na tumatak sa mga manunood na lokal at international na antas. Ang mga tagumpay na pelikula ay nagpapakita na patuloy na pila ng mga kwento ng pag-ibig sa Pilipinas at kung paanong mga lokal ng produksyon ay maaaring magtagumpay kahit na sa harap ng mga pagsubok. Paluri nagpasalamat ang dalawang bituin sa buong production team sa kanilang sipag at dedikasyon sa paggawa ng proyekto. Sports, Gilas Pilipinas laging may puso, ngayon may lakas at laki para suportahan ang tagumpay. Manila, tinapos ng Gilas Pilipinas ang taon ng may malakas na pagtatapos na nagpapakita ng tuloy-tuloy na pag-unyad sa buong taon. Ang kanilang solidong performance na pinakabagong window sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers ay isang malinaw na patunay ng kanilang progreso. Ang mga nasyonals na bagong galing ng sa kanilang inspiradong pagtakbo sa 2024 Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia noong Hulyo at isang gintong pagtatapos sa 2023 Asian Games ay muling nagbigay saya sa kanilang mga taga-suporta. Naghatid sila ng isa pang kahangahangang panalo sa pamamagitan ng dominasyon sa Hong Kong noong Linggo. Tatlong araw lang matapos ang kanilang makasaysayang tagumpay laban sa number 22 ng New Zealand noong Huwebes, isang panalo na nagbigay ng matibay na mensahe sa buong basketball sa komunidad. Ang back-to-back na mga panalo ng Gilas ay nagpatibay ng kanilang paglago bilang isang kupunan ay may bagong lakas, talento at tibay. Ang kanilang mga tagumpay laban sa mga dekalibreng kupunan ay nagpapatunay na kaya nilang makipagsabayan sa pinakamagaling. Ang performance ng kupunan, particular sa depensa at pag-atake, ay nagpakita ng pag-unlad ng mga pangunahing manlalaro at ang kanilang patuloy na pagbuo ng magandang samahan sa court. Habang patuloy na bumubuo ng momentum ang kupunan, ang Gilas Pilipinas ay mukhang handa ng maharap sa mas mahihirap na hamon sa hinaharap. Kombinasyon ng mga batang dynamic na manlalaro at mga batikang veterano, ang hinaharap ng basketball ng Pilipinas ay mukhang maliwanag habang papunta ang kupunan sa susunod na yugto sa kanilang international na kampanya. Ang hinaharap ng basketball sa Pilipinas ay mukhang maliwanag habang papunta ang kupunan sa susunod na yugto ng kanilang international na kampanya. At para sa international feature, prosecutor, ang pagsubok ng kasong rape sa Pransya dapat magdulot ng pagbabago sa ugnayan ng mga lalaki at babae. Sa paglilitis sa Avignon, Pransya, ang akusadong lalaki ay naharap sa mga paratang na nagtakda magplano ng isang karumaldumal na krimen kung saan inakila umani nila kunya ang maraming hindi kilalang tao upang gasain ang kanyang asawa, malalim ang pagkakalasing at hindi makakilos. Ayon sa prosecutor na si Jim Pontius Mayet, binigyan din ito
na ang pilonitis na ito ay may malalim na epekto sa lipunan at naglalayong baguhin ang relasyon ng mga lalaki at babae sa mas malalim na paraan. Ipinunto ni Mayit na ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa hatol o pagpapawalang sala kundi isang pagkakataon upang baguhin ng lubusan ang mga ugnayan ng mga lalaki at babae. Sinabi niya na ang ganitong uri ng paglilitis ay nagpapakita ng pangangailangan ng lipunan upang muling pag-isipan ang ating mga pangangailangan, damdamin at kagustuhan, at higit sa lahat ang mga pangangailangan at karapatan ng iba. Ayon pa kay Mayet, ang kaso nito ay nagpapakita ng mahalagang usapin tungkol sa tamang pagpapahalaga at respeto sa mga kasamahan sa relasyon at kinakailangan pag-usapan ang mga isyo ng kapangyarihan o konsensya at ang proteksyon ng mga kababaihan laban sa anumang uri ng karahasan o sexual na pag-atake. Ang paglilitis ay nagdulot ng pambansang at international na atensyon at maraming nagmamasid ang nag-iisip na ito ay isang mahalagang hakbang upang itaguyod ang karapatan ng kababaihan at baguhin ang dinamika ng kasarian sa lipunan. At para sa national feature, Jingo Estrada na nanawagan ng pagkakaisa, ipinanawagan ang pag-iwas sa isa pang people power revolution. Manila, hinimok ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada nitong Lunes na ang kampanya na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pangalawang Pangulo Sara Duterte na magbawas ng tensyon sa politika at magtrabaho patungo sa pagkakasunduan para sa kapakanan ng bansa. Binanggit ni Estrada na walang makikinabang sa patuloy na alitan lalo na ang mamamayan sa isang apektado ng kaguluhan. Sa kanyang pahayag sa mga mamamahayag sa Senado, inirintulad ni Estrada ang sitwasyon sa isang mayor at vice mayor na nag-away na napag-away ang mga namumuno, ang mga tao ang nagdurusa. Ipinayag niya ang kanyang pagkabahala, nagdarasal lang ako. Sana magkasundo sila agad kasi apektado na ang mga tao at naging sanhi ng pagkati-hati. Inamin ni Estrada na ang mataas na tensyon sa kasalukuyan at umaasa siya na bababa ito. Binanggit niya na maaaring makatulong si Senador Ani Marcos na kaibigan ni Pangalawang Pangulong Duterte at kapatid ng Pangulo upang maghatid ng isang hakbang patungo sa pagkakasunduan. Tungkol sa mga panawagan para sa isa pang people power revolution, binalaan ni Estrada na ito ay magpapalala lamang sa pagkakabahagi ng bansa at magpapalalim ng kasalukuyang alitan. Inulit niya ang kalagahan ng pagkakaisa at panawagan sa mga leader politika at ituon ang pansin sa paglutas ng kanilang mga pagkakaiba para sa ikabubuti ng buong bansa. Jingo Estrada, nananawagan sa pagkakaisa, ipinanawagan ang pag-iwas sa isa pang people power revolution. At para sa trivia, tagal ng buhay ng paru-paro, maikli ngunit naiangkop. Karamihan ang mga adult na paru-paro ay nabubuhay lamang sa isa o dalawang linggo na nakatuon sa pagpaparami. Ngunit ang ilang species tulad ng painted lady at morning clock ay mas mahabang lifespan dahil sa kanilang kakayahang mag-hibernate o pumasok sa dormant state sa taglamig, kaya nabubuhay sila sa ilang buwan. Ang mga paru-paro ito ay nagkukonserve ng enerhiya hanggang sa bumangon ang temperatura. Sa mga tropical na rehiyon, karaniwan silang mas may maikling lifespan dahil sa hindi nila kailangan mag-hibernate. Ang lifespan ng paru-paro ay apektado rin ng mga mandaragit
availability ng pagkain at kondisyon ng kapaligiran. Ang kanilang buhay ay pangunahing nakatuon sa pagpaparami at pag-aalaga ng susunod na henerasyon. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito at sa loob ng bansa. Patuloy po tayong makinig at manood ng Pinoy Rab on YouTube. Hanggang sa muli at maraming salamat po sa inyong lahat. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.